Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang kahulugan ng langaw sa iyong panaginip ayon sa iba't ibang mga sitwasyon. Ang mga langaw sa panaginip ay madalas na mapanaginipan. Marahil ay dahil madalas natin silang makitang nasa paligid. Karaniwang kinakatawa nila ang isang tao sa iyong buhay na naiinis o may pagkadisgusto sa iyo. Madalas din silang lumilitaw sa mga panaginip ng mga taong kinakabahan. Ang isang bagay na maaari pa nilang ipahiwatig ay ang ilang pangyayaring bumabagabag sa iyo at ang ilang pagkakamaling nagawa mo. Maaari rin silang magpahiwatig ng panganib na magbabanta sa iyo sa hinaharap. Kung nakakita ka ng isang lumilipad na langaw sa isang panaginip, sa kasamaang palad ay inihahayag nila ang isang mahirap na pangyayari na haharapin mo sa nalalapit na panahon. Ikaw ang magiging dahilan ng mga pangyayari dahil kamakailan ay nakagawa ka ng ilang mga maling desisyon o nakagawa ng isang bagay na masama. Bagamat posible na ang ilang tao na nasa paligid mo ay mayroong kasalanan din. Sa panahong ito, makakatagpo ka ng malalaking problema na tila hindi mo malulutas. Ngunit iyon ay dahil hindi mo nakikita na mali ang iyong mga aksyon na ginawa at mayroon kang hindi magandang ugali na ayaw mong ayusin. Hindi mo talaga kayang seryosohin ang mga nangyayari na siyang dahilan kaya napunta ka sa ganitong sitwasyon. Subukan mong pag-isipan ang mga pangyayari. Maaring may mali kang nagawa sa isang tao at sa isang lugar. Kung napanaginipan mong nakahuli ka ng mga langaw sa isang bitag, ang ganong panaginip ay maaring maging pangitain dahil posible na sa tunay na buhay ay mahuhulog ka sa isang bitag o nakatagpo ka ng isang malaking problema. Marahil ito ay resulta ng iyong ugaling pabigla-bigla at posibleng masangkot ka sa mga problema na sangkot ang ibang tao at magre-resulta ito sa isang malubhang problema. Dahil ikaw ay isang tao na higit na pinaniniwalaan ang iyong nararamdaman kaysa sa katwiran, hindi ka takataka na maaring maharap ka sa isang sitwasyong tulad nito. Madalas ay hindi ka nag-iisip bago mo gawin ang isang bagay at umaasa sa iyong damdamin. Kaya hindi mo naiisip ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Bagamat maaring nagbunga ito sa malubhang sitwasyon, sandali na lamang bago ka matauhan sa mga bagay na iyong ginawa. Sa makatwid, kahit na hindi masama ang gamitin ang iyong intuition, palaging subukang tingnan ang sitwasyon ng makatwiran bago ka magpasya na kumilos sa isang tiyak na pamamaraan. Kung nanaginip ka na kinagat ka ng langaw, ibig sabihin ay may gumagawa sa iyo ng hindi mabuti sa totoong buhay. Ito ay hindi tungkol sa iyong pisikal na kalusugan. Ito ay tungkol sa iyong kalooban. Maaring may gusto kang patunayan upang mapasaya ang mga taong malapit sa iyo dahil mataas ang inaasahan nila sa iyo. Ganun din, maaring sinasamantala ka ng ilang tao para sa pera. Ikaw ay isang tao na sumusubok na maiwasan ang mga problema. Sa mga ganitong kaso, kailangan mong magtakda ng mga hangganan at unahin ang iyong sarili. Hindi ka dapat mamuhay na laging sinusubukang pasayahin ang ibang tao at sa ganun ay hindi mo mapabayaan ang iyong sarili. Kung gagawin mo ito, hinahayaan mo ang sarili mo na tratuhin ka nila ng hindi maganda at kahit na kailan hindi sila makaririnig ng anumang reklamo mula sa iyo. Sa makatwid, magpapatuloy lamang sila sa pagmamanipula at pagiging makasarili. Isiping mabuti na hindi magandang magkaroon ng mga ganitong tao
sa buhay mo at magsimula nang lumayo sa kanila. Ang panaginip na makakain ka ng langaw ay nangangahulugan na sa lalong madaling panahon ay matatagpuan mo ang iyong sarili sa malubhang problema. Maaring maging biktima ka ng ilang uri ng panluloko sa kabilang banda. Posible na hindi mo sinasadyang makilahok sa ilang kahinahinalang aktibidad na maaaring magpahamak sa'yo. Ito ay magiging mas seryoso kaysa sa isang nakakainis na pangyayari. Maaari itong maging isang malaking problema na iyong papasukin kung saan manganganib na masira ang iyong reputasyon at karera. Posibleng magkamali ka sa trabaho at sa ganun ay malalagay sa panganib ang iyong posisyong hinahawakan. Ang isang pang bagay na posible ay ang magkakaroon ka ng mga masasamang gawi na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Bukod sa iba pang mga bagay, hindi mo maaalis ang mga masasamang gawi mo ng ganoon kadali. Kung napanaginipan mong pumatay ka ng langaw, maaari nitong ipahiwati ang away sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya o karelasyon. Ito ay magiging isang seryosong problema na maaaring mangyayari na maaari ring humantong sa paghihiwalay ng mag-asawa. Sa kabilang banda, ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring tumukoy sa iyong trabaho at sa kasong ito, nagbibigay ito ng positibong pangitain dahil ang tagumpay sa iyong karera ay naghihintay na sa iyo. May isa pang kahulugan ang panaginip na ito. Nasa kasamang palad ay negatibo at iyon ay ang pakiramdam ng pagsisisi o pagkakasala na mararanasan mo sa lalong madaling panahon. Dahil nasaktan mo ang isang tao sa nakaraan o nakagawa ng isang bagay na masama. Ngayon, napag-iisipan mo ito, pagsisisihan mo ang iyong mga aksyon at nais mong gumawa ng isang bagay upang ibangon ang iyong sarili. Ang mabuting bagay na nais mo ay siguradong magagawa mo. Ang panaginip na nakagat ka ng langaw ay isang babala. Dapat mong tanungin ang iyong sarili kung ang mga tao sa paligid mo ay iyong mga tunay na kaibigan. Posibleng mayroon sa kanila ang gustong maghiganti sa iyo. Sa kabilang banda, posibleng may masamang tao sa iyong kumpanya na gustong manakit ng tao at baka ikaw ang susunod nitong mabiktima. Isipin kung sino ang taong ito at syempre, mag-ingat. Mag-ingat sa iyong pinagkakatiwalaan. Kung nakakita ka ng maraming langaw sa isang panaginip, ito ay isang masamang senyales dahil ito ay nagpapahiwati na hindi ka marunong manuri ng mabuting katangian ng ibang tao. Kaya naman, posibleng hindi mo namamalayan na pinapasok mo sa iyong buhay ang mga tao na nagpapanggap lamang na iyong mga kaibigan. At sa katunayan, ay masama ang kanilang tunay na hangarin. Ang ilan sa mga ito ay mga taong naiinggit sa iyo kung kaya't susubukan nilang saktan ka o isabotahe ang iyong mga plano. Susubukan nilang sirain ang iyong reputasyon sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga hindi totoong paninira sa likod mo. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na bigyang pansin ang mga taong nakakahalubilo mo. Pag-isipan kung sino ang tunay mong mapagkakatiwalaan at kung sino ang mga taong nagpapanggap lamang na mabuting kaibigan sa iyo. Posible rin na mayroong isang tao sa iyong kapaligiran na sadyang hindi mo kasundo, hindi ka komportable sa kanilang kumpanya at nakakaabala na ito sa iyo.
Ang maaari mong gawin tungkol dito ay kausapin sila at alamin kung bakit hindi maganda ang pakikitungo nila sa iyo. Nang sa ganun ay maaari kang makahanap ng solusyon sa sitwasyong ito. Sa huli, ikaw pa din ang magdedesisyon kung sino ang mananatili sa buhay mo. Kung nananaginip ka na hindi mo maalis ang mga langaw, maaaring ito ay isang senyales na sa totoong buhay ay mayroon kayong hindi pagkakaunawaan ng isang tao. Sa ilang kadahilanan, nakakakuha sila ng negatibong opinyon sa iyo at hindi ka nila gustong makasama. Marahil ay nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan dahil nakulangan ng komunikasyon. Kaya hindi nila nauunawaan ang iyong sinabi o ginawa at hindi mo mabigyang linaw. Makabubuting subukang ayusin ang sitwasyong ito upang maiwasan ang kahihiyan sa taong ito sa hinaharap. Subukang anyayahan sila para sa isang pag-uusap upang malutas mo kung ano ang nasa pagitan ninyo. Kung napanaginipan mong sinusundan ka ng mga langaw kung saan-saan, ito ay isang senyales ng panganib na malapit mo nang harapin. Posible rin na ikaw ay kasalukuyang nakakaramdam ng hindi magandang pangyayari. Ang panaginip ay nagpapahiwati na ikaw ay isang tao lamang na madaling mapaniwala sa mga salitang binibitawan sa iyo. Kailangan mong harapin ang mga taong ito na may mas malawak na pangunawa sa pamamagitan ng pagbabago sa iyong sarili, ng iyong paniniwala at ng iyong ugali. Kung nakakita ka ng mga patay na langaw sa isang panaginip, ang ganitong uri ng panaginip ay talagang may napakagandang kahulugan. May ilang mga problema sa daan na hindi mo malalampasan nang ganoon kadali. Ganun pa man, ang katotohanan na ang mga langaw na iyon ay patay sa iyong panaginip ay nangangahulugan na sa kalaunan ay makakayanan mo ang anumang pagsubok na iyong kakaharapin at pagkatapos ay makakamit mo ang matamis na tagumpay. Ang makakita ng patay na langaw sa isang panaginip ay maaari ding mga hulugan na haharapin mo ang taong pinagkasalahanan mo. Maling sinisisi mo sila sa isang bagay na hindi nila ginawa. Ang panaginip na makakita na maraming patay na langaw ay nangangahulugan na pagsisisihan mo ang pakikipaghiwalay sa taong ito. Lumalabas na hindi patas ang pakikitungo mo sa kanya at pagsisisihan mo ang iyong mga ginawa. Ngunit hindi magiging madali para sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa inyong relasyon. Kung pinunit mo ang mga pakpak ng isang langaw sa isang panaginip, ito ay isang palatandaan na nagiging masyado ka ng mahigpit sa isang tao na maaring hindi mo namamalayan. Ganun pa man, ang iyong pag-uugali ay may malaking epekto noon at masama ang pakiramdam ng taong iyon sa iyo. Maaring mayroon kang mabuting hangarin, ngunit hindi mo ito naisagawa ng tama. Gusto mo lamang tumulong pero hindi naging maganda ang kinalabasan dahil nasaktan mo ang taong iyon. Kung ang layunin mo ay talagang gumawa ng mabuting intensyon, kailangan mong malaman kung paano ito gagawin sa isang mas mahusay na pamamaraan. Kung paanong hindi magiging malupit o nakakababa na parang pang-iinsulto o nagmamaliit ka na ng isang tao. Ang panaginip na itinaboy mo ang isang langaw mula sa iyong kamay ay nangangahulugan na magagawa mong alisin ang isang taong gumugulo sa iyong buhay.
ang taong ito ay patuloy na nakakasagabal sa iyong buhay at iyon ang dahilan kung bakit maaari mong ikonekta siya sa isang langaw. Patuloy silang nagtatanong sa iyo ng isang bagay, nagbibigay sa iyo ng kanilang opinyon at payo kahit na hindi mo naman ito hinihiling sa kanila. Kung nakalunok ka ng langaw sa iyong panaginip, hindi maganda ang pakiramdam mo sa panaginip na ito. Ngunit sa kabila nito, ang panaginip na ito ay may kahulugang positibo. Magiging swerte ka sa darating na panahon o maaari kang bigyan ito ng isang magandang pagkakataon. Kung gagamitin mo ito sa tamang pamamaraan, maaari itong magbigay sa iyo ng isang mahusay na mapagkukunan ng kita. Ikaw ay sa wakas ay nasa isang maluwag na pinansyal na sitwasyon upang tustusan ang isang bagay na dati ay naiisip mo lamang. Kung makakakita ng isang malaking langaw sa isang panaginip, ay nangangahulugan na ikaw ay kasalukuyang nahaharap sa isang hindi malulutas na problema. Binigyan ka ng isang proyekto na tila imposibleng gawin. Ang pinakamahalagang bagay ay huwag sumuko at magsimulang mag-isip ng mga magagandang bagay. Una, subukan mong unawain kung ano ang iyong ginagawang mali at kung ano ang maaari mong gawin sa halip upang maitama ito. Subukang tingnan ang sitwasyon mo mula sa ibang anggulo dahil marahil kung ano ang hinihiling sa iyo ay hindi kasing hirap gaya ng sa nakikita mo. Ganoon din, maaaring kailangan mo lang ng tulong o payo ng isang tao. Huwag matakot na hanapin ito mula sa isang mas professional na tao. Maaaring pinapahirapan ang iyong sarili sa pamamagitan sa pagsisikap na gawin ito ng mag-isa ka lamang at iniisip na hindi mo kinakailangan ng tulong ng iba. Kung nakakita ka ng maliliit na langaw sa isang panaginip, pinapahiwatig nila ang mga kaaway na mayroon ka sa totoong buhay. Ang mga taong ito ay nakakainis tulad ng mga langaw. Ngunit kung isa sa alang-alang mo na ang iyong makikita ay maliliit na langaw sa isang panaginip, ito ay isang senyales na hindi mo kailangang mag-alala ng labis dahil hindi sila masyadong mapanganib sa iyo. Wala silang magagawa upang saktan ka. Mas mainam na lumayo ka na lamang sa mga taong ito at huwag mag-aksaya ng oras sa kanila. Hindi ka na sa panganib, magiging maayos ang lahat. Kung napanaginipan mo na may mga langaw na lumilipad sa paligid ng iyong bahay, ito ay nagbibigay babala ng mga problemang kinakaharap ng iyong pamilya. Ilang mga hindi pagkakasundo, mga salungatan o mga problema sa pera na maaring maging dahilan ng mga hindi pagkakasundo. Tandaan na ang pamilya ang pinakamahalaga, kaya siguraduhin na mabigyan mo ito ng sapat na atensyon, lalo na sa panahong ito. Tumugon ka agad kung may mga indikasyon ng anumang problema. Kung nakakita ka ng langaw sa iyong pagkain, sa iyong panaginip, malamang na nag-iwan ito ng pait sa iyong pakiramdam. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa tunay mong nararamdaman dahil maaari itong maging isang salamin ng iyong pagkabalisa o kakulangan sa ginhawa na iyong nararamdaman dahil sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Nakakaramdam ka ng pagkabalisa dahil hindi ka sigurado kung paano ka dapat na kumilos. Ang makakita ng langaw sa pagkain ay maaring mga hulugan na hindi ka magpipigil humingi ng tulong. Kapag kailangan mo ng tulong,
at palagi kang makikinig sa mas nakakaalam at bihasa sa ganoong pangyayari. Sa una, maaring humanga sa'yo ang mga tao para dito. Ngunit kung patuloy mong iaasa ang iyong mga problema sa iba at patuloy na hihingi ng tulong, maaaring makakuha ang mga tao ng impresyon na wala kang kakayahan o wala kang kayang gawin o hindi mo alam kung paano pamamahalaan o ipaglalaban ang iyong sarili. Maaari itong maging sanhi ng paglayo o pag-iwas ng ibang tao sa iyo. Kung nakakakita ka ng langaw sa tinapay, harina o inumin, maaari itong mga hulugan na mayroon kang masamang gawi na namimili at madalas kang gumagastos ng malalaking halaga para sa iyong sariling kasiyahan at sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Kung nakakita ka ng mga langaw sa kisame sa isang panaginip, ito ay senyales na mayroong isang masama na tao sa iyong grupo ng mga kaibigan. Marahil ay nakabuo ka ng positibong impresyon sa kanila sa simula. Ganun paman, hindi sila kasing husay ng iyong inaakala. Hindi sila tapat sa kanilang mga intensyon. Sinusubukan ka lamang nilang samantalahin at gawin ang mga bagay para sa kanilang pansariling kapakanan. Maaaring ang taong ito ay isang katrabaho na inilipat ang kanyang mga responsibilidad sa iyo at pagkatapos ay kumukuha ng kredito para sa trabahong ginawa mo. Sa ganoong paraan, sinusubukan niyang umasenso sa kanyang trabaho o makakuha ng pagtaas ng posisyon. Huwag pababayaan ang taong ito na tratuhin ka ng ganito. Kung nanaginip ka na ikaw ay isang langaw, nangangahulugan ito na may isang tao na nagpapanggap na may magandang intensyon sa iyo. Hindi sila tapat sa kanilang mga hangarin. Bagamat siya ay mabait, at tulad ng iyong kaibigan, hindi kanila kinukonsinti. Maaring ito ay isang taong nakilala mo na, ngunit hindi nakakausap ngayon. Sa grupo na iyon, ang taong iyon ay nakabuo ng negatibong opinyon tungkol sa iyo. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang tingin niya sa iyo. Marahil kasi magkaiba kayo ng pananaw at baka nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan kapag kayo ay nag-uusap. Hindi mo alam kung sino ang taong iyon sa ngayon at hindi mo rin malalaman ng sigurado kung sino siya. Kaya tiyak na mananatili sa kanila ang masamang opinyon nila sa iyo. Panaginip na ang mga langaw ay kumakain ng isang tao. Kung naobserbahan mo sa isang panaginip kung paano kinakain ng mga langaw ang isang patay na tao, maaaring nangangahulugan nito na kasalukuyang iniisip mo ang tungkol sa kamatayan o isang bagay na nauugnay sa paksang iyon. Maaaring may isang tao sa iyong buhay na namatay o naghihingalo para mabuhay. Ganon din, posible na ang taong iyon ay magiiwan ng isang makabuluhan na pamana, kaya magdudulot ang problema tungkol doon. Kung napanaginipan mong makakita ka ng mga langaw sa basurahan, nagbabadya ito ng mga problema sa iyong kalusugan sa darating na panahon. Subukang bigyang pansin ang iyong mga gawi upang maiwasan ang sitwasyong ito hanggat maaari. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na dapat kang lumayo sa ilang mga tao sa paligid mo. Kailangan mong maunawaan na hindi ito mabuti para sa iyo dahil pinipigilan ka nitong tuparin ang iyong sariling mga plano at layunin.
kung naitaboy mo ang isang langaw sa kamay ng iyong karelasyon sa isang panaginip, ito ay masamang balita para sa iyong kapareha o isang kasamahan. Mabuti ang pakikitungo mo noon, ganun pa man. Kamakailan lamang ay sinimulan ka ng taong iyon na inisin at ang inyong relasyon ay hindi tulad na ng dati. Mahirap para sa iyo na harapin sila at sabihin sa kanilang mukha kung ano talaga ang iniisip mo. Hindi mo nais na masira ang isang magandang relasyon at matagal na pagkakaibigan. Dahil hanggang ngayon ay palagi mong nagagawang lampasan ang lahat ng mga problema na iyong naranasan. Maaring ayaw mo munang simulan ang pag-uusap na ito kasama ang taong ito. Natatakot ka na mawalan ka ng koneksyon sa taong ito magpakailanman. At iyon ay mahirap para sa'yo dahil palagi kang nakikinabang sa relasyong ito. Sa kasamaang palad, kailangan mong tanggapin na ang lahat ng ito ay natapos na. At sa wakas, ay kailangan mong wakasan ang hindi magandang relasyon na ito. Kung narinig mo ang ugong ng mga langaw sa iyong panaginip, maaring nangangahulugan ito na sa wakas ay naalis mo na ang isang kaaway, hindi na panganib sa iyo ang taong iyon. Makakahinga ka ng maluwag habang unti-unti silang umaalis sa iyong buhay. Ang isa pang posibleng kahulugan ng panaginip na ito ay mayroon kang isang kaaway na sa kasalukuyan ay wala sa posisyon na saktan ka. Ganun pa man, madali itong magbago. Kung hindi mo siya papansinin, baka mabigla ka sa sitwasyong inihahanda niya para sa iyo. Panaginip na ang langaw ay nakita mo sa isang palaman o matamis na pagkain. Kung nakakita ka ng langaw na natigil sa palaman sa isang panaginip, ang panaginip na ito ay maaring magkaroon ng dalawang kahulugan. Maaari itong maging ikaw, ngunit isang tao din mula sa iyong kapaligiran na may posibilidad na pagsamantalahan ang ibang tao upang makamit ang mga personal na layunin. Kung ikaw ito, kailangan mong magtrabaho upang itama ang pag-uugaling ito. Matauhan ka na hindi ito tama. Kung ibang tao, isipin mo kung sino man ito, ito ay isang taong umaakit sa mga tao at nakakamit kung ano ang gusto niya gamit ang kanyang mabulaklak na pananalita. Ang panaginip na mayroon kang isang langaw sa iyong tenga ay nag-aanunsyo ng masamang balita sa darating na panahon kung saan dapat ay mag-alala ka. Posible rin na ang balitang ito ay isang bagay na hindi mo gustong malaman. Kung nakita mo sa isang panaginip na ang mga langaw ay humipo ng isang bagay, nangangahulugan ito na maaari kang malinlang at mawala ng pera sa sitwasyong iyon. Kung nakakita ka naman ng mga berdeng langaw sa isang panaginip, ito ay isang napakapambihirang panaginip. Ang berdeng kulay ng langaw ay sumisimbolo sa mga problemang pinansyal na iyong makakaharap. Posible na ang iyong sahod ay nabawasan kamakailan at ikaw ay kasalukuyang nasa isang hindi magandang sitwasyon sa pera kung saan wala kang anumang ipon. Kung nakagat ka sa isang panaginip ng isa sa mga langaw na ito, sumisimbolo ito ng mga seryosong problema at iyon ang dahilan kung bakit dapat mong subukang bigyan pansin ang iyong mga gastos ng pera hangga't maaari. Planuhin ng mabuti kung paano mong gagastusin ang iyong pera. Kung nakakita ka ng mga puting langaw sa isang panaginip, ipinapahayag nito ang kamatayan. Maaari itong maging tunay na pagkamatay ng isang tao. Ngunit maaari rin itong
maging pangitain. Maaari itong magpahiwati ng pagtatapos ng isang yugto o kaganapan sa iyong buhay. O maaari kang mag-iwan ng isang pangyayari o tao. Ang mga bagong pakikipagsapalaran at malalaking pagbabago ay nasa harapan mo. Kung nakakita ka ng pula o dilaw na langaw sa isang panaginip, nangangahulugan ito na mayroong isang tao sa iyong kumpanya na kumukuha lang ng iyong enerhiya. Napaka-negatibo o walang sigla ng taong ito, kaya hindi mo gusto ang makasama sila. Ganon din, posible na malapit ka ng makipagkita sa isang taong hindi ka mahal. Kung napanaginipan mo ang isang langaw sa panahon ng taglamig, sumisimbolo ito ng pakikipagtagpo mo sa isang tao o grupo ng mga taong hindi mo gusto. Ganun pa man, maaari na mapipilitan kang gumugol ng oras para sa kanila dahil sila ay magiging mahalaga para sa iyong negosyo. Dapat mong tiisin ang pakikihalubilo sa mga taong ito. Kahit na ang kanilang personalidad, ang kanilang mga kwento o ang kanilang mga biro ay nakakainis sa iyo. Dapat mong subukang huwag magmukhang bastos, huwag kumilos nang walang interes o parang naiinip ka. Kung ikaw ay isang dalaga na napanaginipan ng isang langaw, nangangahulugan ito na sa lalong madaling panahon, ang iyong reputasyon ay maaaring atakihin. Magkakalat ang mga tao ng chismis o negatibong komento tungkol sa iyo. Maapektuhan ka ng gusto dito. Hindi lamang ito makakaapekto sa iyong kalusugang pangkaisipan, ngunit maaari rin itong magkaroon ng epekto sa iyong profesional na karera. Kung nagawa mong patayin ang langaw na iyon sa isang panaginip, nangangahulugan ito na sa huli, ang sitwasyong ito ay malulutas sa iyong pabor at magagawa mong makayanan ang lahat ng mga problema na ginawa ng mga taong ito para sa iyo. Kung napanaginipan mo ang malagkit na papel para hulihin ang mga langaw, ipinapahayag nito ang isang maliit na problema na malapit mong makaharap. Maaring ito ay isang problema sa kalusugan, ngunit mabilis kang gagaling mula dito. Sa kabilang banda, maaari kang makipag-away sa isang mahalagang tao sa iyo. Ganun pa man, ano man ito, ang problema ay malamang na malulutas mo ng kusang loob at wala ka nang gagawin. Kung nakakita ka ng patibong sa langaw sa isang panaginip, binabalaan ka nito na ang isang pagsasabwatan ay inihahanda laban sa iyo ng mga taong hindi mo kailanman pinaghinalaan. Naghihintay lamang sila na maging mahina ka at mawala ng pag-asa upang saktan ka sa anumang paraan o samantalahin ang iyong mga kahinaan. Hinihintay ka nilang maging mahina sa iyong mga hakbang. Ito ay isang babala sa iyo na mag-ingat dahil ang iyong reputasyon ay maaaring masira. Sana po ay nakatulong ang aking ibinahagi upang magkaroon ng kasagutan ang iyong panaginip tungkol sa mga langaw. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.